Kasunod ng pagkamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig dahil umano sa hazing, muling nabuhay ang panawagan para sa istriktong pagpapatupad ng Anti-Hazing Act of 2018. Pero higit sa pagpapatupad na anti-hazing law, may mas malaking issue. Dapat na bang ipagbawal ang mga fraternity at sorority sa mga eskwelahan para matiyak na wala ng hazing? Yan yung expected natin na knee-jerk reaction. Eh, no? Mm-hmm. Pero napag-usapan nga natin kanina, hindi ba lalo silang mag-underground pag pinagbawal mo? Baka lalong mahikayat sila na gumawa ng mga ganyan. Yung mga bagay na hindi nalalaman ng eskwelahan pero ipagpapatuloy pa rin. So might as well i-regulate. Diba? Yes, mas may hold, mas mare-regulate ng mga eskwelahan ng mga fraternity kung legal sila, kung recognized sila. Anyway. Ano kaya ang masasabi natin mga netizens? Tingin mo, Ate Su. Abay, syempre tulad na ibang issue, iba-iba din yung pananaw. Sabi ni Ami Gamilia, dapat na ipagbawal ang mga fraternity at sorority dahil kalimitan daw gumagamit na ang kapangyarihan ng mga ito na nauuwi sa kapahamakan. Pabor din si Mark Anthony Madera na mawala na ang mga fraternity at sorority. Maraming buhay na raw ang nabuwis para makasali sa mga ito. Sabi naman ni Ben Villamar, dapat ay maayos na maipatupad ang anti-hazing law. Hindi lang sa mga eskwelahan, kundi pati sa mga barangay at LGU. Payo naman ni Rose Castro sa mga estudyante, hindi kailangang sumali sa mga fraternity at sorority para makagraduate. Tutukan na lang mabuti ang pag-aaral. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.